Showbiz Fanatics, GMA tila baga naguhugas kamay patungkol sa issue ng kontrata ni Mr. Alden Richards. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para kung unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So, bago natin simulan ang ating mga updates this afternoon, of course, nice kong po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Isa si Miss Annette Gozon sa mga CEO and Vice President po ng GMA kung saan nagtatrabaho at kontratadong artista si Alden Richards. Kung saan si Miss Annette Gozon ang masasabing may final say para po sa mga talents na nakakabit sa kanilang pangalan. So dahil dito ay tila baga naguhugas kamay ang isang Miss Annette Gozon patungkol po sa mga bagay na gusto sana ng mga fan na mangyari kay Alden Richards. Kontratadong artista po ng GMA si Alden Richards. Ano man po ang pagtanggi ni Alden Richards ay mamamayani pa rin po ang kapangyarihan ng GMA 7 bilang network na nagpapatakbo ng kanyang karera at eksklusibo. Dagdag pa, iniyakan din po ni Alden Richards itong senaryong ito. Ilang beses po kami magkakomunikasyon at ramdam na ramdam ko po na tumatawid sa akin ang kanyang emosyon nang sabihin niyang na hindi ko talaga kayang akalaing ang mangyayari ito. Hindi ko po inaasahan ng ganito. Sobra pong lalim na sa puso ko ang nararamdaman ko ngayon. Aminado po ang isang Alden Richards na napakalaki ng naging effect sa kanya nang paglipat nga ng kanyang family sa ibang network kasi sabi niya nga sa mga interviews niya na hindi na po siya makakasama pa doon po sa show na yon, sa noontime show na kung saan 11 to 12 years niya pong nakasama. At sobrang lungkot ng kanyang puso dahil hindi niya inakala na darating sa punto ng for the longest time ng Itbulaga sa GMA ay hahanap ito ng panibago nilang tahanan. Walong taong naging bahagi si Alden ng Itbulaga simula 2015 hanggang 2023 kahit masakit daw sa kanya ang nangyayari ito para wala siyang magawa at hindi naman siya pwedeng sumama sa grupo ng TBJ dahil artista siya ng GMA Sparkle. Ito na, nagsalita na po si Miss Annette Gozon na kamakailan lamang ay meron po siyang sinabi sa kanyang initial interview with Miss Nelson Conla sa 24 oras pero parang tila baga hindi ito ang nakikita at nagsinasabi ni Alden Richards sa mga interview niya. Kumbaga taliwas dun po sa sinabi po ni Miss Annette Gozon. Sa panim kasi ni Attorney Annette kay Nelson Conla sa 24 oras, kung wala naman conflict at pumapayag yung talent, why not, diba? Kasi it's really a separate business at kung mabibigyan naman ng trabaho yung talents namin, why not? Sa pagpapatuloy pa nito, lahat ng naging bahagi ng programa ay grateful sila, lalo na si Alden Richards na doon nagmula ang kagandahan ng buhay niya ngayon. Sa ganang aming maraming sparkle artist na walang work at nangangailangan, kaya bakit hindi na lang sila ang isa lang bilang ho sa Itbulaga na binakante ng Dover Cards? At sa pagkakaalam kasi natin ay puno na ang kalendaryo ngayon ni Alden hanggang sa susunod na taon. So isa sa mga iginigiit po ni Miss or Attorney Annette Gozon ng GMA Sparkle Artist Center na si Alden Richards di umano ay puno na ang schedule kaya po hindi makatawid. Pero pinayagan po nila. Initially pinayagan nila si Alden Richards that if ever nakukunin si Alden Richards ng ibang network to work for them, papayag po sila. Pero taliwas ito, dun po sa interview ni Mr. Alden Richards recently, he said that he has a big, parang may respeto daw siya. Tapos, pinakausapan niya si Miss Annette Gozon na kung maaari na hindi po siya mag-regular host, mag-guest. Pero inatasan siya na pwede siya mag-promo dun sa nasabing noontime show kung saan naglatagan sila ng mga kondisyones kasi sabi nga po ng ilan sa mga showbiz insiders that Mr. Alden Richards is part of GMA Sparkle kung saan ang GMA po ang kanyang employer at siya po ay isang employee. So ibig sabihin, whatever your employee said,
or kung ano man po yung kanila mapagdesisyonan, maging malaking parte po ng kanilang desisyon kung paano tatakbo ang karir ng isang Alden Richards. Kaya ngayon nga sinasabi na ipit si Alden. Pero ngayon po, parang tila baga hindi na po binibigyan ng pagkakataon kasi sinaran na po ni Alden eh. According to their interview, na hindi, lalo na po ngayon sabi niya, na hindi na po ako makakasunod, hindi na po ako makakapunta or magiging parte ng noontime show dahil po sa exclusive contract po nila. Ang nakikita lang natin dito is tila baga dahil po dun sa mga circumstances and reason kung bakit po si Alden Richards, aside from being exclusivity, aside from their contracts, eh meron pang ibang mas malalim pang rason kung bakit hindi siya pinapupunta ron. Dahil alam naman natin na dalawang non-time show na po ang meron ang GMA ngayon. Bakit po kailangan nilang papuntay si Alden doon? Siyempre, that is a business interest. Kumbaga is interest po nila yan eh. Kumbaga subject nila yan, talent nila yan eh. Kung kanino man sila dapat kumubra ng buo dyan, eh doon po sa sarili nilang show. Kaya nga sinasabi ng maraming mga fan eh, mga netizen, mga showbiz insider, na tila baga talagang si Alden Richards na ipit na ipit sa sitwasyon, na kahit gusto niyang kumawala dun sa sitwasyon na nandoon siya, eh hindi niya magawa. Kaya naman, yung iba hindi nauunawaan, sinasabi nila na parang si Alden daw ay walang sariling desisyon. Hindi daw marunong tumanggi, no? Hindi raw marunong mangatwiran sa anumang gusto niya. Pero kasi hindi pa pwede na ipilit ni Alden Richards yung sarili niya dahil may pinirmahan siyang kontrata. Kaya nga big lesson yan eh. Nago ka pumirma ng isang kontrata, you have to make sure na hindi ka dehado sa huli. Kasi wala naman po nakapag-anticipate that one day yung kanyang family, di ba, ay pupunta po o lilipat ng ibang network. Wala naman po nakaisip ng ganun, di ba? Kahit nga si Miss May Mendoza, hindi niya naman po hinagap na panahon. E darating sila sa punto na malilipat sila sa TV5. Pero as of now, yun nga, nililinaw lang ni Alden Richards. Baka po bigla natin siyang makita, di ba, sa ibang noontime show. Pero hindi po siya doon para mag-host, but para mag-promote ng kanyang upcoming movie with Miss Julia Montes, kasi malapit na pong ipalabas yan. But as of now, binawi na po ni Miss Annette yung kanyang sinabi, or binawi na ng GMA Sparkle na siya po ay pwedeng tumawid sa ibang network kasi nga po siya po ay exclusive contract, hindi katulad po nila Maha, hindi katulad ni Miles, hindi katulad ni Main, di ba, mga freelancer artists po sila, kahit saang network pwede. Pero si Alden po ay kinahon ng kanyang sariling network. Yun po yung nakikita nating problema sa ngayon. So kayo po, ano pong masasabi ninyo or reaction patungkol sa bagay na ito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thank you for watching!